Ana Jalandoni humarap na sa press sa unang pagkakataon para magbigay ng pahayag. Sa kauna-unang pagkakataon ay nagsalita na nga si Ana Jalandoni kaugnay sa kasong isasampa niya kay Kit Thompson. Kaugnay ito sa umano'y pananakit ng aktor sa kanya habang sila ay nasa hotel sa Tagaytay City kung saan siya ni-rescue. Hindi napigilang maiyak ni Ana Jalandoni habang nagkukwenta ito kaugnay sa naganap na pananakit. Dagdag pa niya, sa tingin niya ay iniisip ni Kit na iiwan din siya ni Ana at sobrang lasing din umano ng aktor. Sa isang press conference na ibinahagi ng bandera ay hindi pa rin napigilang maiyak ni Ana Jalandoni nang balikan niya ang dinanas umano niya sa kamay ng lalaking kanyang minamahal na si Kit Thompson. Nabanggit niya na sa tingin niya ay baka iniisip ni Kit na iiwan din siya ni Ana Jalandoni kagaya ng nangyari sa ex ni Ana. Aniya, hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan siya ni Kit Thompson. Nagsorry umano ang aktor sa unang pagkakataon, ngunit aniya, alam daw ni Ana na mali iyon. Wala din umanong ginawa si Kit upang makipag-usap kay Ana upang makipag-areglo. Mahalaga sa kanyang maipaglaban niya ang karapatan niya bilang isang babae at hindi daw katanggap-tanggap ang nangyari sa kanya. Gayunpaman ay aminado si Ana Jalandoni sa pagdating nga sa kanyang damdamin kay Kit Thompson, naroroon pa rin ang kanyang pagmamahal para sa aktor. Si Kit Thompson ay nakilala sa showbiz nang sumali siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition 4 noong 2012. Naging bahagi siya ng ilang palabas ng ABS-CBN sa parehas ding taon. Si Kit ay isang Filipino-New Zealander na aktor, model, at television host. Naging bahagi din siya ng pelikulang The House of Us noong 2018 na pinagbibidahan nga ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ani naman ang mga netizens sa naturang balita. Nakakaawa siya pero nakakatawa at the same time, both of you should fix yourselves. Pa-victim ka din. Dagdag naman ng isang netizen, matuto ka kasing makontento, girl. Komento naman ng isa pang netizen, pagkatapos niyan, fix mo naman sarili mo na wag nang manglalaki. Aasa-asawa ka ng siraulo, tapos at the end, magre-reklamo. Ginusto mo yan, dapat tanggapin mo. Ano naman ang masasabi ninyo sa ating panibagong balita? I-komento yan below para ating pag-usapan. At don't forget to like and follow our Facebook page. Maraming salamat po at God bless.